Ang NBA ang masabi natin number one na liga sa buong mundo sa larangan ng basketball. Dito makikita natin ang top basketball players sa buong mundo at dito rin natin makikita ang mga malulupet na teams. Sa ngayon mayroong 30 teams ang NBA. Pero mga chong, ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay ang 15 NBA teams na nawala na o na-dissolved na sa liga. So hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating listahan. Anderson Packers. Ang Anderson Packers are also known as Anderson Duffy Packers and the Chief Anderson Meat Packers ay isang basketball team na based sa Anderson, Indiana. Ito ay pagmamay-ari ng magkapatid na Isaac Walker Duffy and John B. Duffy na founder ng Meat Packing Company. So makikita natin dito na pinangalan din nila ang team nila based sa company nila, parang pareha sa PBA. Nagsimula ang Anderson Packers noong 1946. Bago sumali ang Packers sa NBA noong 1949, naglaro muna ito sa National Basketball League or NBL. At noong 1949-1950 season ng NBA ay sumali ang franchise ng Packers sa NBA. Pero tumagal lamang ito ng isang season sa NBA na may record na 37 wins and 27 losses. The original Denver Nuggets. Oo mga chong, tama ang naririnig nyo, Denver Nuggets. Pero hindi ito yung franchise ngayon ng Denver Nuggets. Ang original Denver Nuggets ang first major professional sports franchise sa Colorado at first NBA franchise sa West Mississippi. Isa rin ito sa mga limang teams na naglaro sa NBL na na-move sa NBA after nung NBL-BAA merger. Isang season lang tumagal ang Denver Nuggets sa NBA na may worst record na 11 wins and 51 losses. At noong 1950 ay sumali na ito sa National Professional Basketball League or NPBL at na-disband noong 1951. Indianapolis Jets. Noong 1937, ang Jets ay mas kilala bilang Indianapolis Kautskis. Or Kautskis? Sorry mga chong, hindi ko mabasa. Basta ang spelling niya ay ipapakita ko sa video ito. Yan. Kautskis ba yan? Ewan, basta yan. Pagkatapos nila maglaro ng 7 seasons sa NBL, ay sumali sila sa Basketball Association of America or BAA noong 1948. At dito na nila pinalitan ang pangalan nila as Indianapolis Jets. At sinabi nila na nasa verge of bankruptcy sila nung mga panahon yun. Kaya, ayun, na-disband din sila. Sheboygan Redskins. Ang Redskins ay originated sa isang informal clubs sponsored by local businessman noong 1933 na based sa Sheboygan, Wisconsin. Noong 1938, sumali sila sa NBL at ito ay isa sa mga strongest team sa NBL. Sa galing ng team na to ay 4 times silang umabot sa NBL Finals in 11 seasons. Pero ni isa hindi sila nanalo ng kampyonato. Sumali sila noong 1949 sa NBA pero isang season lang din sila tumagal na may record na 22 wins and 40 losses. Umalis sila sa NBA at sumali sila sa National Professional Basketball League. Waterloo Hawks. Ang Waterloo Hawks ay based sa Waterloo, Iowa. Ito lang ang nag-iisang sports franchise na based sa Iowa from any current Big Four leagues. Nagsimula ang Hawks noong 1948 sa liga ng NBL at noong 1949 sumali na sa NBA dahil inabsorb ng BAA ang NBL para mabuo ang NBA. Nga pala mga chong, hindi related ang Waterloo Hawks sa current Atlanta Hawks. Naglaro ng isang season ang Waterloo Hawks sa NBA na may record na 19 wins at 43 losses. Chicago Stags, founded noong 1946, na masasabing isa sa pinaka-successful na team na naglaro sa BAA at NBA, na may record na 145 wins at 92 losses sa apat na seasons with a winning percentage of 61.2%. Baltimore Bullets, established noong 1944. Ang Bullets ay naglaro ng 3 seasons sa ABL at 2 season naman sa NBL at 6 seasons sa NBA. Ang Bullets naman ay ang last NBA franchise na na-disband. At sa 15 teams na to na na-defunct, ito ang may most played season in NBA. Naglaro sila sa NBA ng 8 seasons
na may total record na 158 wins at 292 losses. Cleveland Rebels. Nagsimula noong 1946 para sa liga ng BAA. Sa first season ng Rebels sa BAA ay nagtapos sila sa record na 30 wins at 30 losses, finishing third sa Western Division. At natalo lang sila sa first round ng playoffs. At tumagal lang sila ng isang season sa NBA. Walang ibang naging koponan ang Cleveland sa NBA hanggang sumali itong Cavaliers noong 1970s. Detroit Falcons. Nagsimula din ang Falcons sa BAA na based sa Detroit, Michigan. Ang Falcons naman ay isa sa mga teams na hindi na masustain financially tulad ng mga teams na nabanggit natin kanina. At tumagal lang sila ng isang season na may record na 20 wins at 40 losses. Indianapolis Olympians. Ang Olympians naman ay formed noong 1949 at ito lang ang NBA team na pagmamay-ari mismo ng mga players. Ang home arena nila ay ang Butterfield House sa campus ng Butler University. Tumagal ng first season ang Olympians na may total record na 132 wins at 137 losses. Noong 1953, di na rin nila masustain financially ang team kaya ito rin na disband. Pittsburgh Ironmen. Ang Ironmen ay member din ng BAA na based sa Pittsburgh, Pennsylvania. At ang arena nila noon ay ang Duquesne Gardens. Tumagal lang sila ng isang season na may record na 15 wins at 45 losses. Fifth and last place sila sa Western Division. Providence Steamrollers. Ang Steamrollers ay member din ng BAA na based sa Providence, Rhode Island. At tumagal sila ng tatlong season na may total record na 46 wins at 122 losses. At sila ang may hawak na record sa NBA na may pinakakaunting na ipinanalo sa isang season. 6 wins lang ito mga chong. 6 wins. St. Louis Bombers. Nagsimula ang Bombers noong 1946 na based sa St. Louis, Missouri. Isa ito sa original team sa BAA. Sumali sila noong 1949 sa NBA. Naglaro sila ng tatlong seasons sa BAA at isang season naman sa NBA. Ang total record naman nila ay 122 wins at 115 losses sa BAA at NBA. Pagkatapos noong 1949-1950 season ng NBA ay di na rin nila nasustain financially ang franchise kaya sila na-disband. Toronto Huskies. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, galing din sila sa BAA na kalaunan ay naging NBA. Based sila sa Toronto, Canada at ang Huskies ay isa sa mga team na naglaro sa unang game ng NBA. At parehas sa mga nabanggit ko kanina na hindi nila masustain financially ang team kaya din ito na disband. Isang season lang sila tumagal sa NBA. Pinakauli sa ating listahan ay itong Washington Capitals. Ang Capitals ay isa sa mga most successful teams in BAA history. Sa galing ng team na to, noong 1946 nanalo sila ng 115 games at natalo lang sila ng 53 games with 81% winning percentage. Naglaro sila sa BAA ng tatlong season at dalawang season naman sa NBA at na-disband doong midway during the season on January 9, 1951. So ayan mga chong ang ating mumunting kwento ngayong araw na to. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe and like the video. Bye. Yeah.